Kapitolyo, Kapitolyo! Biyaheng Kapitolyo, ang programa ng bawat batang genyo. Biyaheng Kapitolyo, mapapakinggan ang mga napapanahong balita. Biyaheng Kapitolyo, mga kaganapan sa loob at labas ng lalawigan ng Batangas. Biyaheng Kapitolyo, tatalakay sa mga proyekto ng ating pamahalaang panlalawigan. Health, education, livelihood, protection of the environment, life and property. Biyaheng Kapitolyo. Samahan ang mga patrol ng Kapitolyo sa biyaheng walang iwanan patungo sa isang rich Batangas. Rich Batangas. Kapitolyo, Kapitolyo! Sakay na! Tara na! Samahan nyo kami sa biyaheng Kapitolyo. Biyaheng Kapitolyo. Kapitolyo, Kapitolyo! Biyaheng Kapitolyo. Good morning! Magandang umaga sa Southern Luzon! Good morning po, lalawigan ng Batangas! Isa na naman pong araw ng ating pagpasada at pagbiyahe. Siyempre kasama po ang inyong mga kasangga at kagapay sa mga paghahatid po ng mga napapanahong mga balita at impormasyon. Dito lamang sa Thursday edition ng opisyal na programang pangradyo ng ating pamahalaang panlalawigan. Ang inyong biyaheng Kapitolyo Year 7? 7 taon na kami! O baka nababago ho kayo ha. Ako ho ay hiram lang sa kabila sa Tuesday kasi ang ating si Papa Eds ay nakatakdang makipag-isang dibdib sa wakas. Finally! Bukas. Kaya ho wala siya ngayon at sa ngalan po niya, ako ho muna ang kapartner nitong aking magandang katandem. At syempre, tayo ay live and alive via Facebook live streaming mula po dito sa tanggapan ng Provincial Information Office sa Kapitolyo. At magandang umaga, partner. Yes, good morning, Tito June. At syempre, magandang umaga po sa ating magigiting na kababayang Batanggenyo. Kumusta po ang inyong umaga? Malamig din ba? Ayan. Ngayon pong umaga, isabayan rin tayong napapakinggan sa impilang 91.9 Air 1 FM sa ating pong mga ka-airbigan na naaabot ng ating programa sa radyo. Magandang umaga po sa inyong lahat. At araw po ng Webes, January 26, 2023, muli po ay samahan nyo kami sa aming pagbiyahe ngayong araw para sa paghahatid ng mga kaganapang aming nakalap at tinutukan dito po mismo sa ating lalawigan at maging sa ating bansa. So ilan ho sa mga dapat abangan mamaya lamang, syempre yung ating, meron pa ba? COVID update? Yes po, meron pa rin. At subukan natin kumuha rin ng update sa ating Taal Volcano. Ayan, at para naman po sa mainit at pinag-uusapang balita sa ating bansa, COVID-19 wala na sa top 10 causes of death sa Pilipinas. DOH nagalak. Thanks God. Magandang balita po iyan. At Civil Service Commission nag-aalok ng mga kurso sa pagsasanay para sa civil servants. Tutok po sa isang oras nating pagbiyahe para ho sa isa na namang edisyon ng inyong programa pangkaalaman, impormasyon at pagbabalita. Mga kwentuhan at talakayan na nakalaan sa public service, kasama na rin po ang inyong mga panawagan at pagbati. So uuna na ako ng pagbati, magandang umaga po sa ating Governor Dodo Mandanas, sa ating pong Chief of Staff at Provincial Information Officer, ang tita ng lahat, Ma'am Abel Bihasa, magandang umaga po. Siyempre good morning sa ating kay Ma'am Jeneline Aguilera, sa mga kasamahan natin dito sa Provincial Information Office at sa lahat po ng kawani ng ating pamahalaang panlalawigan, magandang umaga po sa inyo. Ayan, magandang umaga rin po sa ating Vice Governor Mark Livingston, maya-maya po ay makakasama rin natin. Sa lahat po ng kawani ng Sangguniang Panlalawigan at sa lahat po ng ating iginagalang na board members. So, sa ngalan po ng ating walang pagod na ama ng lalawigan, ang ating pong Governor Dodo Mandanas, kami po ang inyong biyaheng in tandem. Muli ito po si June Magnaye. At sa ngalan din po ng buong pangkat ng patrol ng Kapitolyo at ng Provincial Information Office, ito po si Elfie Ilustre. At muli mga kaibigan, ito po ang programa ng bawat Batanggenyo. Ang opisyal na programang pangradyo ng ating pamahalang panlalawigan ng Batangas, sakay na po sa ating Biyaheng Kapitolyo. Alas 9.35, muli po nating simulan ang ating pagtatanghal ngayong umaga sa muli pong pasasalamat sa ating amang lumikha,
Muli, tunghayan po natin ang isa na namang gabay at patnubay. Muli pong ihahatid ng ating kasamang si Millicent Ramos. When powerful, if you are powerful and influential, promote peace because you have the power to do it. Kung kayo ay manager ng isang kumpanya, napakalaki ng kapangyarihan ninyo na magpairal ng kapayapaan sa kumpanya kaysa mag-play favorites and create trouble. Kung kayo isang mayor o kapitan, ang laki-laki ng kakayanan nyo na gawing matiwasay ang inyong nasasakupan dahil hawak ninyo ang lakas. Kung sino ang nasa mas mataas na posisyon, mas hawak niya ang kapangyarihan at pinakamalaki ang magagawa niya para mapairal ng kabutihan at kapayapaan. These power wielders can be the best proponent of peace. Kaya kayong may kapangyarihan o impluensya, ariin niyo yung pananagutan upang magpairal ng kapayapaan. Kawawa ang isang organisasyon, komunidad at bansa nang hinahasik ng pinuno ay siyang ipinapahamak at ibinubulid sa mga mabibigat na mga suliranin. Kung nasa atin ang kapangyarihan, maging maingat tayo sa ating mga pagpapasya. Maging patas. Do not use your power to exact vengeance or to grant favors to your friends. Because when you are the leader of many, you are a friend of everyone. In general and of no in one particular. To use power to serve satanic ideals is to betray the God who gives us that power. Power is given by God so you can promote good and execute justice. In Jesus' name, Amen. Amen. Alas 9:37, maraming salamat, Isen. So, partner, batiin ko lang ng magandang umaga at happy birthday si Ma'am Sara Adolfo. Ayan, happy birthday po, Ma'am Sara. Happy birthday po sa mga nagdiriwang po ng karawan. Kay June Ann, mula dyan sa Canada, happy birthday. At si Perly Candor ng Talumpok, Silangan, happy birthday. So, dire-diretso na tayo, partner. Kakibat ho, ng pag-unlad, alam naman natin, yung paglala ng mga trapiko sa ating paligid-libot ng ating komunidad, ano, hindi naman ho maitatanggi na talagang, di ba, ilang mga lungsod dito sa atin na pag sinabing, ba't sobrang traffic? Yan ho'y kakaibat ng pag-unlad. Pero hindi ho nangangahulugan na hindi ho dapat pag-isipan o pagplanuhan at solusyunan yun hong yung trapiko, yung suliranin sa trapiko. Kaugnay ho niyan dito ho sa Kapitolyo, alam naman ho natin na padagdag ng padagdag ang sasakyan. Oh, hindi pa ako nabalak bumili ng sasakyan, ha. Traffic na. At padami ng padami ang dumarating dito sa atin sa pamahalaan palalawigan. So, kaugnay ho niyan ay nagkaroon ho ng pagpaplano at ngayon ho ay pinag-aaralan ng ating pamahalaan palalawigan ang pagsasaayos ho ng traffic ho dito ho sa loob ng Kapitolyo, itong pamahalaan palalawigan. At para ipaliwanag ho ang kaganapan dito na nagsimula noong Monday, ay napaunlakan ho tayo ng ating Provincial Government Assistant Department Head ng PPOSD. At siya ho namamahala sa Transport and Traffic Management. Tama ba ako? Kapiling ho natin si, eto suki ko rin to eh. Si Colonel Aniceto Malapitan, dito ho para sa mga nakakakilala, no, si Colonel. Colonel, magandang umaga po. Magandang umaga, Kuya John, at magandang umaga, LP. Good morning po. Sa ating mga tagapakinig, magandang umaga po sa lahat. Unang-una, marami hong salamat sa pagpapaunlak sa ating programang Biyaheng Kapitolyo para maihatid sa ating mga kababayan na suki dito sa loob ng Kapitolyo, hindi lang yung mga kawani ng mga ibang LGUs na lagi ring narito sa atin.
Karnal, baka pwedeng ipaliwanag nyo sa ating mga kababayan, lalo't higit yung mga suki nga natin, at saka yung mga may mga plano na pumunta rito. Siyempre, maraming mga kumukuha ng assistance at mga maraming nilalakad dito, mga taga-LGUs. Okay. Unang-una, bumabati tayo ng magandang umaga sa lahat ng ating empleyado sa Kapitolyo, sa pangungunan ng ating gobernor. Magandang umaga, sir. Tayo dito sa Kapitolyo ay 1,000 ang ating empleyado sa loob at labas ng Kapitolyo. So, meaning, ganun din palagay ko ang dami ng ating sasakyan. Mm-hmm. At meron din tayong mga pumupunta na mga naglalakad din may transaksyon, nagpapalaw kung ano-ano. So, kinakailangan ang ating loob ng Kapitolyo ay may isaayos for safety ng ating empleyado at safety ng mga sasakyan na pasok. So, nagkaroon tayo ng designated parking area, rerouting, at kailangan yung stretch natin ay clear. And then, sa ngayon, pamula nung Monday, nung magawa natin yung plano at inaprubahan ng ating governor, nasa time pa tayo ng dry run. Sabihin, pinag-aaralan natin lahat kung ano ba yung dapat gawin. Kasi kung makikita mo, yung ating mga kliyente nagagaling sa iba't ibang bayan na talaga may nilalakad dito, o other ating empleyado na araw-araw pumapasok ay napakadami. So kailangan magkaroon tayo talaga ng plano kung paano sila isasayos. Yun sa ngayon, magkakaroon tayo ng pagsasayos at ng ano. So kung magkakaroon tayo ng revision o ng mga suggestion, recommendation ng ating mga empleyado, I welcome yan sa ating opisina at sa ating governor para ma-revision natin, ma-upgrade natin kung ano ating gagawin. Dahil ngayon naman, Colonel, pang-apat na araw pa lang naman. Yes, yes. Ngayong araw na itong Webes, pang-apat na araw pa lang sinasagawa yan. Pero kanina nasabi ko yung mga suki natin dito sa Kapitolyo, lalo tigit yung mga counterpart natin sa mga bayan-bayan, yes, na laging napunta rito. Para malaman nila kung ano ba yung pagbabago. Ano, bagamat ako yung may pagkakamali, dapat pala para na ipakita natin sa ating Facebook Live yung mapa. Yung mapa. Pero subukan natin na maipaliwanag sa kanila na hindi gumagamit ng mapa. Ano yung mga pagbabago? Okay. Unang-una, yung ating visitors, medyo nag-o-over. Nag-o-over kasi sa dami. Then yung ating mga parking space, like for example, yung ating Provincial of Government employee, so kailangan mo talagang isaayos. So magkakaroon tayo ng pagbabago kasi nire-recommend natin sa governor na makonkrete, masemento. Then hindi lang yun, pati itong ating likod ng planning, ng PG Indro, magkakaroon tayo ng revision kung paano. Then ang ating SP, kung paano ating gagawin. Yun ang fundamental. Ito unang-unang pagbabago, baka magitla kasi sila, lalo tigit yung mga suki na nga, tapos biglang dadating sa isang araw, hindi na pala ako pwedeng lumabas doon sa pinasukan ko. Yes. Meron tayo ditong entrance, yung linggit natin. Entrance talaga sa ngayon sa ating dry run. Then doon dito sa kabila, itong likod ng auditorium, ito yung exit gate. Sa ngayon, pinag-aaralan natin para maging mabilis, ay di, yun nga sabi ko kanina, yung pedestrian na dinadaan ng tao ay ating i-recommend na maalis, ma-remove, ma-adjust para yung labas ng ating sasakyan mag-double para mabilis yung flow. So ibig sabihin, pag nangyari yon, siguro tatagal tayo ng mga 10 to 15 minutes na makakalabas natin ang ating empleyado. Dahil nga dito na exit sa may malapit sa auditorium, na alam natin mag-create ng traffic doon sa labas, kayo'y nakipag-ugnayan sa city government, yes, tama? Yes, yeah, totoo yun. Tayo nagpaparating ng pasasalamat ngayon pa lang, hindi pa tapos, sa city government, kay Sir Chris, sa ating mayor, sa city government, na malaking tulong yung kanilang assistance sa atin sapagkat sa ngayon kasi nag-evaluate pa tayo ng tao na panlagay dyan. Unang-una, yung training. Sila kasi yung may karanasan na. So, meron tayong coordination dahil kasi pag lumabas ka ng Kapitolyo, kailangan hindi rin maapektuhan, lalo kung 5 o'clock na, yung ating nearest highway. Kasi kung matatandaan mo, itong ating Batangas City, pag lumabas yung Kapitolyo, lumabas yung city government, lumabas yung mga NBI, yung mga SSS, lahat ay talagang magkakaproblema talaga tayo. So kailangan magkaroon tayo ng matibay na plano at pangmatagalan. Dahil babago pa nga lang tayo nag-implement, siyempre may mga kalituhan, Colonel. Kaya nga, Sir Jun, na yung lahat ng
empleyado natin, either yung ating kahit TDRO, mm-hmm. may mga suggest, may mga kuhan, i-consolidate natin yan. Mm-hmm. Then magkakaroon nga tayo ng sinasabi ko, i-upgrade natin at i-recommend natin sa governor para yun ang ating ma-implement. Mm. Nabanggit ko yung kalituhan, Colonel, dahil limitado yung inyong manpower. Yes. Kayo ay humingi rin ng tulong, hindi lang yung sa pag-two-way ng daan sa labas, yes. kundi karagdagang manpower galing sa city. Yes, yes. At tayo naman, itong ating pag-implement, yung dry run natin, talaga naman tayo tinutulungan. Mm-hmm. Then meron tayong ugnayan din sa ating HR, at sa Office of the Governor, na mabigyan tayo ng manpower. Mm-hmm. Like example, kahit yung opisina natin, wala naman tayong talagang pondo. Mm-hmm. So doon tayong maasa sa OPG, sa GSO, sa PEO, o yung other department na sila yung makakatulong sa atin. Kailangan talaga natin gawin. Kailangan talaga natin gawin yun. Mm-hmm. Isa ho sa nakikita nating karagdagang sasakyan dito sa ating Capitol Compound, ito, pasintabi ho sa tatamaan, marami ho talaga ho dito sa loob ay mga nakikiparking. Totoo yun. Oo, nakikiparking. Marami tayong karating na mga eskwelahan. Actually, Sir John, do not mention the ano ha, kasi Batanggenyo rin yan eh. Oo, sadya naman, sadya. So yung ating hindi authorized na walang transaction dito sa loob, more than 60 plus. Mm-hmm. So ngayon, may mga dumadating pa, hindi pa nila alam. Maganda nga at nabigyan ako ng opportunity na kaya lang pupunta rito ay dito magpa-park, then may mga business nila sa labas, o kaya puntang Mindoro, puntang Maynila. So medyo halos kalahati yung nabawas. Mm-hmm. Medyo madamak na. So kaya siguro yung ating mga empleyado, unawaan nyo kami, nahingi ako ng pangunawa sa ginagawa natin namin ng governor at talaga naman lahat kayo ay sasaayos. Yun ang pag... Mm-hmm. Dahil testing ko, kahit to ako, Colonel, kunwari ako ay taga lungsod ng Tanawan, Santo Tomas, nasabi nyo yung pupuntang Mindoro, o kaya ay may lalakarin ako dati sa Batangas City, ay... safe na mag-park dito sa loob ng Kapitolyo. Yes, kasi may security tayo. Security. May security. Meron tao sa gate. O, simentado. May mga CCTV dito sa loob. Ano? So, kahit ako, dito ako magbabalak na mag-park sa loob mismo ng Kapitolyo. Yes, yes. Mm. Kaya nga yun ang ating mga nakita. Mm-hmm. At yun naman, edi, yung ibang naabutan natin, mahirap lang mag-mission ng pangalan kasi sabi ko nga sa iyo, mga Batanggen nyo din. Oo. Ay, yun ang ating nasabihan na kung saan kayo may transaksyon, ay di doon kayo mag-park. Sabi nyo nga kanina, sana maunawaan tayo ng mga kawani. Pero ilan ho sa mga nagiging suliranin ay ito, bagamat na ipabot na. Ito, para sa kaalaman ng mga hindi pa, yung sabing nawawalan sila ng parking sa harap, sa malapit sa kanilang mismong opisina. So, ano ho ang mga nakikita nating solusyon? Yun talaga ay pinag-aaralan natin. Kasi, alam mo kasi, pag halimbawa galing ka sa bahay mo, papasok ka na ulan, doon sa stress natin, sabi ng opisina mo, pwede ka namang ihatid ng driver. Allowed naman, Sir Jun, yung 5 minutes kung ikaw ay magsasakay at magbababa. After na ibaba mo, pumunta ka doon sa designated area. Sa designated area, kung ikaw ay provincial employee, kung ikaw ay department head, kung ikaw ay governor, et cetera, kung saan pwede kang malagay. So nakikita namin, pinag-aralan namin ni Gub kahapon, na yung ating natanggal na yon, plus kung maaayos mo ko concrete, itong ibang space pa sa loob ng Kapitolyo, tingin ko maluwag ang ating mga empleyado. At magkakaroon din tayo ng talagang fixed na visitors area. Kasi hindi mo talaga pwedeng maiwasan yun kasi may nagpupunta dito sa atin. Yun, nabanggit nyo yung visitors area, Colonel. Alam naman natin na kapag halimbawa ang ating pamahalaang panlalawigan ay mayroong kumbaga patawag na pagpupulong o kaya ay meron tayong ipamamahagi mula sa lahat ng bayan dito, dagsa dito yung mga jeepney, jeep at mga service. Yeah, kasi doon sa ginawa nating recommendation na memo na pinirma ng GOB, nakalagay kasi doon, kung tayo may event o may request ng malaking gaganapin din sa Kapitolyo, siyempre may mga request yan. Mm-hmm. Siguro, samantalahin ko na rin na e-copy partners tayo o bigyan tayo ng Xerox copy para magkaroon tayo ng pagsasayos at magkaroon tayo ng coordination sa city government. Mm-hmm. Kasi volume talaga eh. Yung ating empleyado, marami na. So kung marami pang darating,
kailangan talaga maisaayos ang traffic. Mm-hmm. So, yun ang dapat. At off-air ho kanina, napagkwento namin ni Colonel yan, sabi ko nga, eh, nung panahon kanina, eh, talagang pagka, halimbawa, mga BHW, yung ating mga volunteer workers, mayroon mga pagpupulong dito, eh, salubungan dito yung mga jeep o yung kanilang mga service. Yes, so, isa sa mga nakikita niyong solusyon, ano ho, itong yung gilid natin sa labas na maluang naman. Yan kasi ay yung aming koordinasyon ng TDR, sapagkat kung talagang tayo volume at hindi makakagalaw, mm-hmm, ay pwede natin i-request sa TDR o sa city government na ma-utilize. Mm. Hindi naman yung pangmatagalan eh. Mm-hmm. At i-utilize natin na pag pumarking ka doon, nandun yung driver. Para just in case na kailanganin, pwede kang mag-move. Mm. Kaya nga nandun yung ating pakiusap sa lahat, unang-una sa ating lahat ng empleyado, mm-hmm, na samahan tayo sa programang ito ng ating provincial government. Mm-hmm. Para kasi kung nakikita ninyo yon, edi yun yung isuggest sa amin para maisaayos natin. Oh, at na, bigla akong naalala na sabihin ni Colonel na makikipag-ugnayan sa TDR o sa city government. Oo nga pala, dito ho kasi pagka pumarki, dito sa Batangas City, pag nagtagal-tagal kayo ng parking, ano ho, at kayo napatalikod, kahit nga nariyan kayo, titikitan kayo eh. So, kailangan talaga may koordinasyon, di ba, yes, Colonel? At saka di, kasi ang provincial capital natin, eh, that is the parts of Batangas City. Mm-hmm. Nasa kanila tayo eh. Mm-hmm. So, hindi kailangan talaga any event natin na regarding sa traffic situation, dapat tayo may koordinasyon. Mm-hmm. Kasi pag hindi nag-move ang highway, hindi naman tayo makakalabas. Pag tayo naman ay nag-traffic dito, hindi rin mag-move yung highway. Mm-hmm. So, kailangan talaga magkasama. Oh. Ito, isa, napagkwentuhan din namin ni Colonel. Ito hindi lang naman dito sa atin nagaganap eh. Yung problema natin sa parking, kahit naman sa labas, kahit pa nga sa mga malalaking establishment, may malalaking mga malls. Yes. Eh pagka wala hong guhit yan, talagang ang pagparada, ano, kahit naman sana walang guhit, kung tayo naman ay disiplinado, yes, nakita nyo naman na pwede naman kayong dumikit para yung space ay may makagamit pa. Sir John, yan ay kasama sa ating plano na lahat ng pwedeng parkingan na concrete, mm-hmm, ay talagang lalagyan ng guhit. Mm-hmm. Hindi ko alam ano ba yung sa ano. Markings, signage marking. Uh-huh. Lalagyan ng guhit na hindi ka pwedeng paparada doon nang sasala ka. Sasala. Kasi kaya nga isasaayos natin. Uh-huh. Then yung ating mga department head, assistant, executive assistants, mm-hmm, ay sadyang may alat na parking space, lalagyan natin ang pangalan nila. Mm-hmm. Parang sa krami, parang sa ibang lugar. Mm-hmm. Na pagka, yung mga bossing natin, di ba? Pag kahit bakante yan, hindi mo pwedeng paradahan. Mm, dahil, yun lang yun. Oh, dahil magkakaroon tayo ng problema kapag halimbawa at mayroong mahalagang inuutos laang doon sa ano, lalabas yung sasakyan, eh mamaya, pagka pinaradahan na ng panibago, so magkakaroon na tayo ng problema. Halimbawa, may meeting ka. Oh, may meeting ka. O kaya ikaw iuutusan. Oh. Diyan lang naman sa city government, may meeting ka. Mm. Pagbalik mo, wala na. May nakaparking ng iba. Wala ang na. Problema doon sa nakaparking, hindi pa empleyado. Mm. Kung sabihin natin na estudyante yan o kung sino man, patay na tayo niyan. Mm. So, Colonel, hindi ko na masyadong kukunin ang oras niyo sapagkat baka meron pa kayong mga gustong banggitin. Sir John, sayang kasi yung oras eh. Uh-huh. Ako ay nananawagan sa lahat ng ating empleyado, mm-hmm, sa lahat ng Batanggenyo, mm-hmm, hindi lang dito sa Kapitolyo, na tayo po ay nasa time pa ng pagsasaayos, dry run, pag-aaral at magkakaroon po ito ng upgrading at ng revision. Mm. So sana po ay kami inyong maunawaan dahil talagang ang resources namin ay unang-una yung mga tao natin ay naghahanap pa tayo, papatraining pa natin, etc. So yun lang naman, samahan po ninyo kami at kami po ay humihingi ng pangunawa sa inyong lahat. At bukas naman ang inyong tanggapan, yes, sa anumang mungkahi. Yes, totoo yun. At ito, liwanagin lang natin, muli nating bibigyang din. Ito naman yung ginagawang ito, kumbaga magiging proactive tayo dahil sabi ko nga sa inyo, padagdag ng padagdag ang sasakyan. Palala ng palala ang trapiko pagka hindi sa ngayon pa lang ay kumilos na. kasi ngayon ang ating empleyado hindi na sa probinsya eh. Uh-huh. Kahit yung ordinaryong teacher natin, ordinaryong empleyado natin, talaga nakakabili ng sasakyan eh. Uh-huh. But ang problema natin, Kuya John, uh-huh, yung ating Kapitolyo, hindi naman lalaki. Uh-huh. yung problema. Yung ating paradahan. So, kaya kailangan natin yung kooperasyon, uh-huh, at tayo tulong-tulong kasi pag hindi talaga nag-move,
apektado tayo lahat. Mm-hmm. Apektado tayo. Mm-hmm. So, Colonel, hindi ko masyadong kukunin ang oras nyo at kayo ate meron din pagpupulong ng alas 10. Pero kami ho, ang itong biyaheng Kapitolyo, Colonel, ay bukas sa anumang gusto nyo paling ipahatid sa ating mga kababayan at yung inyong mga hinihinging pangunawa ay bukas ho ang ating... Yes. Kuya John, samantalahin ko ulit. Unang-una, bago tayo magtapos, ay ako'y talagang luhod na, nagpapasalamat sa ating city government. Kasi kahit pa paano, yung ating request, although mahirap, kasi pag nagsasahing ka ng traffic, may sinisita ka, talaga napapagalitan. Hindi natin alam. Ay tayo nagpapasalamat ng bumbo at tayo hindi talaga iniwanan. Sa ating governor, nagpapasalamat din tayo sa Tita Abel, sa lahat ng department head. At tayo na may sinusuportahan. Alam ko yun. Maraming salamat po sa inyong lahat. So maraming salamat sa inyong oras. Ang ating pong Provincial Government Assistant Department Head ng PPOSD. Ayokong banggitin na, no? Baka sumala ako doon sa PPOSD. At siya hong namamahala dito sa ating Transport and Traffic Management. Ang ating pong Colonel Aniceto Chito Malapitan. Oras sa buong kapuluan, alas 9.56, magbabalik po ang inyong biyaheng Kapitolyo makalipas lamang po ang ilang mga paalala. Tay! Lumilindol po! Anak, magtago ka sa lalim ng mesa! Ang lindol or earthquake ay ang pagginig dulot ng biglang paggalaw ng mga bato sa ilalim ng lupa. Paano maiiwasan ang sakuna sa panahong ito? Una, alamin ang ligtas sa lugar sa bahay, paaralan at opisina. Kung lumindol, gawin ang drop, cover and hold. Dumapa sa lupa o sahig. Magtago sa ilalim ng matibay na mesa at humawak sa paa nito. Pangalawa, kung nasa labas ng bahay, humanap ng lugar na malayo sa mga gusali, puno, poste ng kuryente at anumang mga bagay na maaaring bumagsak. Pangatlo, manatili sa loob ng bahay hanggang sa matapos ang pagyanig at siguraduhin ligtas ng lumabas ng bahay. At ang huli, bumalik ng bahay kapag may anunsyo na ni DRRMO, kapitan at iba pang lokal na otoridad. Maging listo, sa kamay mo nakasalalay ang kaligtasan mo. Ito ay hatid sa inyo ng Batangas Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council at ng himpilang ito. Mga anak, maghanda tayo ha. May paparating daw na malakas na bagyo dito sa ating lugar. Nay! Natatakot po ako! Ang bagyo o tropical storm ay malakas na hangin. Ito ay kalimitang may kasamang malakas at tumatagal na pag-ulan at malakas na kidlat. Paano nga ba maiiwasan ang sakuna sa panahong ito? Una, ugaliing makinig sa radyo, TV, internet at iba pang media channel na anunsyo ng public storm warning signal. Pangalawa, itali ang bubong at kung ano pang maaaring liparin ng hangin. Putunin ang mga sanga ng puno na maaaring bumagsak. Pangatlo, manatili sa loob ng bahay kung malakas ang hangin at ulan. Lumikas patungo sa evacuation center kung may babala mula sa kapitan o DRRMO. Maging listo, sa kamay mo nakasalalay ang kaligtasan mo. Ito ay hatid sa inyo ng Batangas Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council at ng himpilang ito. Muli pong nagbabalik ang inyong biyaheng Kapitolyo, oras sa buong kapuluan. 2 minuto bago sumapit ang alas 10 ng umaga. At batiin mo natin ng magandang umaga ang ating partner. Ang ating patrol ng Kapitolyo, Gian, good morning. Good morning po, Sir June at Tita Elfie. At magandang umaga din po sa ating pong mga nakikinig sa Air 191.9 at sa mga nakatutok po sa ating Facebook live streaming sa Batangas. PIO po. At ang mga taga-Batang... BatMC po? Good morning daw po sa mga nasa BatMC ngayon. Yan po, binabati po natin ang mga kasama po natin ngayong umaga. Sina Tita Lota Lailo, sina Tita Nenet Ona, si Ate Shirley Balmes, si Kuya Vincent Roy, si Kuya Joshua, si Ma'am Ella Kayabat, si Tita Nitz Lapa, si Kuya John Lindon Aguda, si Kapitana po Grace Briones, kasama din po natin si Kuya Roger, si Miss Nilda De Villa, si Miss Marivic Awitan, magandang umaga daw po sa lahat, lalo na po sa kay Kuya Luis Awitan ng PJNRO po. At hi, good morning po. Si Ornald Tabares po ay nakatutok din po sa atin ngayong umaga.
At si Cheryl May Makuha ay... Yan po, nandiyan na din po ang ate Cheryl May Makuha. Lili, good morning po sa inyong lahat. May nakuha na siya. May nakuha. Ano ba yung nakuha niya kahapon? May kinuha yung kahapon eh. Oo. So magandang umaga sa... Ay, partner, batiin mo naman yung ating kakasalin. Ay, syempre, best wishes and congratulations sa ating Kuya Eds. Akalain mong ikakasal na narito po sa atin. Tapat po sa watawat yan. Akalain mong ikakasal na nandito pa sa... Ha? Ay, congrats ha. Bagamat gustuhin ko man na dumalo, meron tayong mahalagang importante eh. So, yung ano na lang, yung iyong apretada, baka naman may pagdadala mo ako sa Monday. Bagamat alam ko na nasa honeymoon stage ng oras na yon. Ano? Ano ba yon? So, dire-diretso tayo, alas 10 ng umaga. Baka may mga announcement tayo dyan, Gian. Yan po. Yung schedule po ng evaluation for scholars po para po sa academic year 2022 at 2023 ay nagsimula na po kahapon. Mm-hmm. Bukas po, January 27, ang nakaschedule po ay ang BSU Lubo. Sa January 31 po, ang BSU Mabini, BSU Malvar, BSU Nasugbu. Sa February 2 po, ang BSU Rosario. February 10, Golden Gate Colleges. At sa February 17 po, ang LPU Batangas po. Ang mga requirements po na kailangan dalhin po ng ating mga scholars: certified true copy of grades, enrollment form marked as enrolled, at school ID po for second semester year 2022 to 2023. At sa Sabado po, January 28, 2023, meron po tayong distribution of laptops para po sa selected public secondary school teachers. Ayun yung sa Sabado. Po. Meron po tayong 545 units po ng laptop na ipamimigay po. Tama pala yung pagkakatanda ko, 545. Bakala ko sasahala ko kahapon eh. Oo. So kahapon nag-chat din yung ating pinsang teacher. Sabi sa akin, Kuya Jun, saan ba yung dream zone? Sabi ko, bakit? Tatanggap daw sila ng laptop, nabola na raw sila. Sabi sa inyo eh, intay-intay lang kayo eh. Intay-intay lang kayo at kayo ay mabibigyan. Ano? Talaga naman huhangarin ng ating Governor Dodo Mandanas na lahat ng teachers ay magkaroon ng tigay-tigay isang laptop. So, yan, dire-diretso tayo sa pamamahagi sa Sabado. Ang gusto ko lang sana itanong yung evaluation ng scholars. So, ibig sabihin dito yan. Dito ang evaluation o pupunta sila sa bayan-bayan? Wala pong na-advise po sa akin, pero ang schedule po nila ay per school po per day. Ah, per school per day. So, anyways, yan naman ay meron silang announcement dun sa kanilang group chat. Ano, bisitahin na lang ho ninyo ha, yung inyong GC sa diyan sa scholarship. So, speaking of scholarship, good morning ho sa mga scholars. Ano ba ngayon? Sem break na ba ngayon? Hindi pa naman ano? Start na po. Sem break, ang iba po i-start na ng pasukan. Ganon. So kahapon kasi kaya kundi ako nagkakamali si Tita Merly ang guest kahapon. Oo. So 3 minuto makalipas ho ang alas 10 ng umaga. Batiin ko lang ang magandang umaga ang aking mudra, Alicia Magnaye. Isang araw. Andiyan na ako yung nai, no? Miss na daw kayo, Tito June. Ay, ikaw, bakit wala kang binabati sa inyo? Abay, syempre, magandang umaga sa kararating na lamang mula sa iba yung dagat. Oh, pasalubong. Ang ating pinakamamahal. Pasalubong ni Min. Pag may tsokolate pa, ibibigyan kita bukas. talagang tsokolate, ha? Ayun lamang po ang dala. So, may weather ba tayo ngayon? Ano? Alamin muna natin ang magiging lagay ng panahon ngayong araw. Siyempre, yan ho, ihahatid sa atin ng mga ating kasamahan dyan. Si Reven Rentasida mula sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Magandang umaga, Batangas. Narito po magiging lagay ng ating panahon ngayong araw ng Webes, January 26, 2023. Ayon sa PAGASA, kaninang alas 3 ng madaling araw ay lumapit na ang low pressure area dito sa may parte ng Davao Region, 245 km east-southeast of Davao City. Pero mababa pa rin ang chance na maging isang tropical depression sa susunod na 2 araw. Ngayong araw, unti-unti pang lalapit ito sa kalupaan at bukas maaaring malapit na ito sa Sucsurgeon at Malusaw na lamang.
Kaya ngayong araw, low pressure area ang magpapaulan pa rin po sa malaking bahagi ng Visayas at Mindanao, pati na rin sa Southern Luzon. Samantala, yung Amihan o Northeast Monsoon ang madalas pa rin pong magdadala ng mahihinang pag-ulan dito sa malaking bahagi ng Luzon at magdadala rin ng malamig na panahon lalo na ngayong madaling araw. Para naman po sa probinsya ng Batangas ay bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may mababang tsansa ng pag-ulan sa hapon hanggang gabi. Sa hilagang parte ng Batangas ay may 12% tsansa ng pag-ulan. Sa kanlurang parte ay may 10% tsansa ng pag-ulan. Samantalang sa silangan at timog parte ng Batangas ay may 25% tsansa ng pag-ulan. Kaya paalala natin sa ating magigiting na kabataan na magdala ng pananggalang sa init at sa mga posibleng pag-ulan. Ang magiging agwat ng temperatura ngayong araw ng Huwebes ay nasa pagitan ng 22 to 26 degrees Celsius. Si Haring Araw ay sumikat kaninang 6:25 ng umaga at lulubog mamayang 5:52 ng hapon. Lagi po nating tatandaan, ligtas ang may alam. At tulad ng laging paalala sa atin ni Governor Mandanas, laging maging handa, ingat at magiting mula po sa Batangas Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Ako po si Raven Rantasida, nag-uulat. Magandang umaga po. So medyo magiging maulap pa rin ha, kulimlim pa rin. At nandiyan dyan ho si Amihan. Kaya medyo malamig. Malamig ang pasok ng buwan ng pag-ibig. Magaling ho yung ating isang kasamahan at kakasali na. Kasaluhin niyan bukas. Vice? Sino po? Si Papa Eds. Bukas ho, kasal niyan. Talagang wala nang atrasan. Vice, finally. Habang may oras pa, bagaman na less than 24 hours to go, Ed Zabarte, mag-isip-isip ka muna. Mag-iisip pa, ilan taon na ba yan si Papa Ed? Parang pundasyon na rin ho yan ng Kapitolyo, Vice. Oy, nawalan tuloy ako ng intro kay Vice. Mag-LM muna tayo. Mag-ML muna tayo. ML. ML. Mark Libiste muna tayo. Kaya ako, Mobile Legends. So, good morning, Vice. Good morning sa ating mga kabiyahe mm-hmm. dito sa Biyaheng Kapitolyo, sa ating mga kapasada. Mm-hmm. Si, agad akong i-intro eh. Kanina ho, pinagkukwentuhan nyo na death anniversary. Tama ba ako, Papa Eds, ni Kobe? Pero kahapon Hindi, Kobe. Oh, Kobe. Kasi ang Kobe, ano yung karne yun? Na galing Japan. Pero Vice, alam kong maka-Lakers kayo, pero kahapon, kung di ako nagkakamali, parang meron din kayong dinaluhan kahapon. Nakita ko yung story nyo. Ay, oo. Uh-huh. So, kahapon, January 25, uh-huh. ay birth anniversary ng ating dating Pangulo na si Corazon Cuanco Aquino. Uh-huh. Tita Cory. And she would have celebrated her 90th birthday yesterday. Alam naman natin, si Tita Cory ay hindi lang naging presidente ng Republika, kung hindi siya rin ay maituturing bayani mm-hmm. ng ating lahi sa ating lipunan. Sapagkat siya, sa kanya nagmula yung EDSA Revolution noong taong 1986. At malaking bahagi ng kasaysayan na yon ay ang Batanggenyo. Teka, bakit lumulubog ang aking upuan? Anyway, sinamahan siya ni Tito Doy mm-hmm. ng dating pangalawang pangulo ng ating republika, Senator Salvador Doy Laurel mm-hmm. na tubong tanawan Batangas. Mm-hmm. Ako yung may pagkamarites, Vice, kita nyo, nakita ko yung story nyo. May nagtatanong sa akin, ba't ando dun si Vice Gov? Alam ko naman na yung inyong respeto sa mga nanungkulan sa atin. O dahil ba raw sa malapit kayo talaga sa mga Aquino? Yun! Yun yun eh. Sa haba ng aking kwento sa kasaysayan, dun pa rin, dun pala ang bagsak. Oo, oo. Sa showbiz. O, tinatanong ko kung sino kayang kasama ni Vice nagpunta doon. Gusto mo ba talaga malaman, Sir June? Sila o sila? Isa lang ang kasama ko doon. Mm-hmm. Natural eh. Digat, kung nakita mo yung aking My Day uh-huh. sa Facebook, edi
siguro napansin mo, hindi naman ako yung kumuha ng larawan. Ah. Ay, kumuha para sa akin, di ba? Yan, ang aga kong intriga, Vice. Vice, alam kong... Sa susunod na kabanata. So, ayun, abangan ho ninyo at tuloy-tuloy naman ho pag-uulat ng ating Vice Governor. Pero didiretsoin ko na kayo para na rin sa kabatiran ng ating 1.6 million viewers ngayon sa Facebook Live. Diba? Good morning po. Good morning sa inyong lahat. Kung kayo ay sumusubaybay sa social media accounts ni Miss Chris Aquino, siya ay gumawa ng mahabang video bilang alay niya sa kaarawan ng kanyang ina on the 90th birth day or birth anniversary of Tita Cory. And napaka emotional ng kanyang pre-produced na video. Ganun din yung kanyang isinulat sa kanyang liham para sa kanyang ina, sapagkat dito niya ikwento ang kanyang napagdaanan at patuloy na pinagdadaanan. Napagdaanan sa buhay at pinagdadaanan sa kanyang kalusugan. At alay niya ang kanyang katatagan. Sa English ay resiliency, dahil sa kanyang ina, sa mga itinuro at mga natutunan niya na aral mula kay President Cory Aquino. Subalit, hindi lang naman po siya, kung hindi lima sila magkakapatid, apat na babae at si President Noynoy Aquino, ang lahat sa kanila ay merong naimana, merong karakteristik na nakuha mula kay Tita Cory. Siguro, bilang babae, hindi lang sa pagiging ina, kung hindi pagiging matatag, dahil naging byuda si Tita Cory nung namatay si Senator Ninoy Aquino August 21 of 1983. And mula noon, naging solo parent si Cory Aquino. Pero hindi naging pangkaraniwan ang buhay ni Mrs. Aquino, dahil maliban sa pagiging ina, siya ay inasahan ng taong bayan na buhayin ang demokrasya sa ating bayan. Pero nung nabubuhay pa si Senator Ninoy Aquino, alam naman natin, parang naging living widow si Tita Cory. Dahil kahit buhay si Senator Aquino, bihira nila makita at kasama siya sa kanyang pinagdaanan nung siya ay nasa kulungan. At alam naman natin, kung kayo ay sumusubaybay sa kasaysayan, hindi naging pangkaraniwan na prisoner si Senator Ninoy Aquino. May mga pagkakataon pa nga na hindi na pinayagan ang kanilang pamilya, mismong asawa, na makabisita sa kanilang ama, na humantong sa kanilang dumating sa kanilang isipan na buhay pa kaya ang ating ama. Sapagkat siya ay nasa ilalim ng military custody. So, naging masalimuot talaga yung pinagdaanan ni Tita Cory, at ito'y hindi naging limitado sa kanya, kung hindi sa kanilang lahat. At ngayon, nakikita nga natin na si Miss Chris Aquino ay may pinagdadaan ng karamdaman, ay patuloy na sila'y nakikipaglaban, nakikipagsaparan para lamang mabuhay. Ako, Vice, habang nagkukwento kayo, ako'y... medyo namamangha, kasi alam ko naman pag pinag-usapan natin itong lalawigan ng Batangas, pagka kinukwento niyo yung mga lugar, yung mga history ng ating mga politician dito sa ano, eh alam ko naman na kayo ay well-versed diyan. Pero pagka ngayon ako na ano, kapag Aquino talagang ba't ang dami niyo, parang may passion. Parang iba yata ang alam na alam ang anyways, yon, sabi ko nga sa inyo, abangan ho ninyo susunod na kabanata pagka merong sinasabing crime of passion, edi siguro yung atin ay friendship of passion. Diba? Yun.
But pero iba ang ngiti ni Vice. Vice, nakita ko lang naman sa story niya. Alam niyo naman na kapag pagka-araw ho ng Tuesday, ngayon eh, si Vice kahit ito hanggang Friday yan, ay handang mag-ulat sa ating mga kababayan noong mga kaganapan. Sa araw ngayon ng Webes, Thursday. Oo, Thursday. Pero, di ba, kahit naman Friday, pagka isang kulbit niya lang namin sa inyo, andiyan din kayo para mag-ulat sa ating mga kababayan. So, nitong nakaraang, kailan ho ba na, Monday, nagkaroon ng, ng session? Yes, we conducted our fourth regular session last January 23, 2023. And maliban sa mga pangkaraniwan and regular legislations na ipinasa ng Sangguniang Panalawigan para sa iba't ibang local government units, specifically on appropriation, land use conversion, and other legal matters, ipinasa rin po ng ating Sangguniang Panalawigan on third and final reading ang provincial ordinance creating the Provincial Price Coordinating Council composition and defining its powers and functions in the province of Batangas. Kaya kami ay nagpapasalamat at sumasaludo na rin kina Board Member Carlo Roman Rosales and Attorney Jonas Patrick Gozos sapagkat sila ang pangunahing mambabatas o manunulat ng batas na ito. Once again, the creation of the Provincial Price Coordinating Council. Ganun din, nagpasa ng resolusyon ang Sangguniang Panalawigan authorizing Governor Hermilando Mandanas to sign the contract of commitment in support to Attorney Kimberly Garcia Abaya, our local disaster risk reduction and management officer for ng PDRRMO or Provincial Disaster Risk Reduction Management Office in connection with her nomination for scholarship on Masters in Crisis and Disaster Risk Reduction Management of the Department of Interior and Local Government. Ganun din, nagpasa ang Sangguniang Panalawigan ng resolution authorizing the Honorable Governor Hermilando Mandanas for and in behalf of the Province of Batangas to enter into a deed of donation with the Department of Health Center for Health Development Calabar Zone, represented by Director Ariel Valencia. So ito po ay para sa kapakinabangan ng ating mga kababayan pagdating sa larangan ng kalusugan, paghahanda sa mga sakuna, ganun din sa pag-control ng mga bilihin ng mga basic commodities, lalo na sa panahong ito kung saan tayo ay nakakaranas ng mga price hike o pagmamahal ng mga pangkaraniwan na produkto tulad ng sibuyas, asukal, itlog, balita ko pati bawang. Oho. Nagmamahal na. Oho, pati asin, rice. Akalain mo, Sir Jun, itong mga bagay na ito dati nakukuha at na-enjoy lang natin sa ating bakuran, sa ating sariling lugar o tahanan. Pero ngayon, hindi lang nagmamahal kung hindi tayo ay umaasa sa importation. Lahat, Vice, inaplano rin nilang mag-import ng asin. Dati-rati, pag ako'y, nung ako'y bata, nakasakay sa kotse, nakakakita ko ng mga bundok ng asin sa Pangasinan yan. Mga tabing kalsada, di ba? Dito sa atin, sa Nasugbu, sa may bawa, bago umakyat ng Kailaway, dati may mga ano dyan, may mga salt farm, kung yun ang tawag doon. Hindi lang, biro nyo, hindi lang siya itlog, hindi lang yung mantika. Ngayon, kung ano yung nagpapasarap sa pagkain, sibuyas at saka asin. At bawang. Siyang pampalasa sa pagkain, siya pa nag... Eto'y may connection sa malapit ng buwan ng pagmamahalan, Vice. anong ibig sabihin nun? Anong ibig sabihin nun, Sir June? Buwan ng pagmamahalan. Maraming iuulat talaga si Vice. Vice, hindi lang naman pag-tutok dun sa mga resolusyon ang gawain ninyo, kundi lagi rin kayong kasama ng ating governor sa pagtanggap ng mga
ng mga bisita sa pamamahagi ng mga nung Lunes nagbahagi ng namahagi ng computers ang ating pamahalang panlalawigan. Kundi humarap din sa pagpupulong kasama ang ating mga mananim ng tubo dahil sa pagsasara ng tama ba naroon kayo Vice sa pagharap sa ating mga magsasara. Tama, kasama natin si Governor Mandanas sa kanyang tanggapan para harapin ang mga stakeholders, lalo higit yung mga small players ng sugar industries, yung mga magtutubo na mula nung nagsara ang Central Azucarera Don Pedro. Okay, baguhin ko yung salitang nagsara. Tumigil ang operasyon. Mm-hmm. Dahil hindi naman talaga nagsasara. Yung kanilang tanggapan ay operation, pero yung kanilang milling facility ay tigil ang operasyon. Mm-hmm. Okay. Now, ang ating mga kausap ay mga magtutubo na wala mapagdalhan ng kanilang ani sa iba't ibang pasilidad dahil sila ay umaasa sa operation ng Central Azucarera Don Pedro sa Nasugbu, Batangas. At yun ang isa sa pinakamalaki, kundi man pinakamalaki, hindi lang sa ating lalawigan, kung hindi sa buong Luzon Island. Mm-hmm. Around 25% to 30% of the supply in Luzon actually come from Central Azucarera Don Pedro. Mm-hmm. Ganun kalaki ang nawala. Ngayon, nakiusap si Governor Mandanas sa Tarlac Sugar Central na pag-aari ng Lorenzo family para tanggapin ang ating mga tubo. Mm-hmm. At tulungan ang ating mga kababayan. Mm-hmm. Otherwise, mabubulok lang po yun. Mm-hmm. Ngayon, dahil sa partnership ng provincial government and our national government at sa magandang relasyon ni Governor Dodo Mandanas at ng ating Pangulo Ferdinand Marcos Jr., pati na rin ang mga gastusin sa pagbiyahe tulad ng mga toll fees ay i-waive o di kaya hindi na isisingil o sisingilin ang ating mga truckers na magdadala ng tubo mula lalawigan ng Batangas papunta sa Tarlac Sugar Central. Ganun din yung mga non-registered farmers na nagdadala na hindi rehistrado sa ProGreen or Emperador sa Balayan at Nasugbu. Ganun din sa URC, Universal Rubina Corporation sa Balayan, ay tatanggapin na rin nila alang-alang sa pagtulong sa ating mga kababayan at sa pakiusap ni Governor Dodo Mandanas. So, malaking bagay ho kasi talaga na matulungan ang ating mananim ng tubo. Hindi lang siya talagang, kumbaga, alam naman natin na malaking puhunan yan, kundi malaking epekto rin ho sa, di ba, kanina binanggit natin yung mga pagmamahal ng mga presyo ng bilihin, isa ho yung asukal sa nagtatataas ho ang halaga. Oh, so, mabuti nga ang pagkain, nagmamahal, pero yun. Sa inyo ba, Sergio, may nagmamahal? Nasaan na nga ba ang pagmamahal na yan? Magaling pa sila eh, mahalan. But speaking of our day-to-day activities with Governor Dodo, mamaya pagkatapos ng ating palatuntunan, ako ay susunod kay Governor Mandanas para gunitain ang 50 taon sa pagkapare ng kanyang nakababatang kapatid. Si Father Ernesto Toti Mandanas, si Monsignor Toti. At merong ganap sa sacerdotal sa covered court ng St. Francis de Sales Minor Seminary. Sa lungsod ng Lipa, tama ba ako? Opo, sa may mataas na lupa, sa lungsod ng Lipa. Kung kaya't tayo ay dadalo para bumati ng personal at makiisa sa makasaysayan na araw na ito,
hindi lamang para kay Father Toti, kundi pati na rin para sa kanyang pamilya. Kasama siyempre doon ang ating gobernador, Hermilando Mandanas. Kaya pala si Vice nung pumasok dito, para akala ko may lay minister na pupunta na kay Father. Joke lang, Vice. Yun, ang ating home... Ano din niya na itatanong, Sir Jun, ang katagang health, H-E-A-L-T-H, ay initials ng pamilya. Health ba? Health? Health, oho, oho. Ng pamilya ni... Pamilya ni Governor Mandanas. Oho. Diba? Kaya laging sinasabi ni Governor Dodo, number one ang health ng kalusugan. Kalusugan sa kanyang mga programa dahil ito rin po ang number one sa kanyang pamilya. So si Gov dun sa Hermilando. May Ernest, tama ba ko? Ernest. Letter E is Ernesto. Nabanggit siya ng ating governor. Basta ako yung namangha sapagkat doon talaga kinuha. Ang hindi ko lang tanda, siya ang panganay, tama ba ko? Kasi si Gov Dodo. Opo. So ang si Father Totit ang ay ano pa ano? Ernesto. Pangalawa. Si Ernesto. So 'yun, sa uluhin ko kaya 'yan. Ang tanda ko lang Hermilando na lang. malapit talaga ang edukasyon at kalusugan sa ating Governor Dodo Mandanas. Tama. Vice, baka mayroon pa kayong mga gustong ibahagi sa ating mga taga-subaybay? Well, on that note, sa ngalan ng Sangguniang Panalawigan ng Batangas, sampu ng pamilyang Leviste, kami ay bumabati ng happy 50th anniversary, golden anniversary kay Father Toti Mandanas, kay Monsignor Ernesto Mandanas, who is celebrating his 50th sacerdotal anniversary bilang pare. Ganun din, kami ay nagpapasalamat sa lahat ng mga sumusuporta at tumutulong sa Sangguniang Panalawigan ng Batangas, lalo na yung ating mga department heads na tuwing may mga katanungan, gusto linawin at may kahilingan ang ating mga bukal para palawigin ang programa ng Pamahalaang Panalawigan. Laging supportive ang ating department heads sa Kapitolyo ng Batangas. So, thank you very much to all of you. At sa lahat ng bumabati sa atin dito sa ating panatuntunan, Aldrin Landicho, may pa-shout out, pabatiin natin mga to. Si Maria Dalisay, Arnold Tabares, best wishes and congratulations daw kay Sir Eds, kay Cheryl Halili. Ganon din kay Marivic Awitan. Kilala ko to. Si Rogelio Aguirre, Nilda De Villa, Raquel Hernandez, Grace Briones, June Aguda, Cheryl Balmes, Nitz Lapa, Nenet Ona, Ele Kayabat, Joshua Sayaman, Vincent Roy, Lota Lilo. Kung babasahin natin lahat to, this is already 1.8 million followers on Facebook. Baka kulang ang 24 na oras o 24 oras para sa ating palatuntunan. Kaya sa inyong lahat, sa ating mga kapasada sa Biyaheng Kapitolyo, maraming salamat sa inyo. Alas 10:28. So, muli, maraming salamat to sa mga sumabaybay. At kami magpapaalam na dito. Sa ngalan po ni Governor Dodo Mandanas at ng buong Pamahalaang Palalawigan ng Batangas, ng pamunuang maka-Diyos, makakalikasan at makatao, taas noo, Batanggenyo. Sa tulong po at gabay ng ating Panginoon at sa ating sama-samang pagkilos, tayo po ay babangon sa anumang hamon at magkakapit kamay nating ipakikita ang ating likas na katangian na ang Batangas at ang bawat Batanggenyo magiting. Sa ngalan po ng aking mga kasamahan ngayong umaga, si LP Ilustre, si Gian Marco Escamilla, si Christian Andal at Kevin Medrano, muli ito po si June Magnaye. At batiin na rin natin si Ed Zaparte ng best wishes and congratulations. Ito naman po ang inyong lingkod, Mark Leviste. Marami pong salamat sa muling pagsubaybay sa inyong mga kaagapay. Ito pa rin po ang inyong Biyaheng Kapitolyo. Happy weekend! Kapitolyo, Kapitolyo!
Biyaheng Kapitolyo, ang programa ng bawat Batanggenyo. Biyaheng Kapitolyo, mapapakinggan ang mga napapanahong balita. Biyaheng Kapitolyo, mga kaganapan sa loob at labas ng lalawigan ng Batangas. Biyaheng Kapitolyo, tatalakay sa mga proyekto ng ating pamahalaang panlalawigan. Health, education, livelihood, protection of the environment, life and property. Biyaheng Kapitolyo. Samahan ang mga patrol ng Kapitolyo sa biyaheng walang iwanan patungo sa isang rich Batangas. Rich Batangas! Kapitolyo! Kapitolyo! Sakay na! Tara na! Samahan nyo kami sa biyaheng Kapitolyo. Biyaheng Kapitolyo!